Ano ang iyong magiging kinabukasan kung sa CPP, NPA, NDF, ikay magpapalinlang? Ito ang pamilyang Pandoy, masaya at namumuhay ng payak sa isang masayang nayon. Balang araw, kotse na ang sasakyan ko. Yeah! Hiha! Ang mga kabataang estudyante sa mga universidad at kolehiyo ang itinuturing na di matutuyo ang bukal na pinagkukunan ng mga kadreng politikal ng mga teroristang NPA. Hinihikayat nila ang mga kabataan sa romantisismo ng pagsisilbi sa bayan o serve the people. Ang mga sumusunod ay ang hakbang-hakbang na proseso ng mga komunistang NPA sa usapin ng pagre-recruit sa hanay ng mga kabataang estudyante. Nakahihikayat ang kilusan ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang mga legal na organisasyon sa loob ng universidad kagaya ng League of Filipino Students, Gabriela Youth, Anak Bayan at Student Christian Movement of the Philippines. Kapag nakapasok na o na-recruit na ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga legal na organisasyon, ay binibigyan sila ng mga pag-aaral, partikular na ang maikling kurso ng lipunan at rebolusyong Pilipino, at marami pang ibang pag-aaral na nakadisenyo upang unti-unting lasunin ang kaisipan ng mga ito. Kasabay ng pagbibigay ng mga pag-aaral o indoktrinasyon ay pinalalahok din ng mga kabataan sa iba't ibang kilos protesta kagaya ng mga boycott ng klase, rally at demonstrasyon laban sa gobyerno, welga ng mga manggagawa at kampuhang bayan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng paglahok ng mga kabataan sa ganitong mga uri ng pagkilos ay sistematikong naitataas ang antas ng kanilang kamulatang pampolitika at inihahanda sila para sa mas mataas na antas ng pakikibaka sa hinaharap. Ang mga kabataan ay binubuo sa mga grupong pang-organisa bilang mga kasapi ng rebolusyonaryong kilusang lihim sa kalunsuran sa ilalim ng pambansang demokratikong lihim ng organisasyong masa ng kabataang makabayan. Sa estratehiya ng mga komunista, sila ay kailangan mag-alab, magalit at magnip-nip sa mga taong gobyerno kaya isinusubo sila sa mga madadahas na rally at sagupaan. Malaki ang epekto sa isang kabataan at sa kanyang pamilya ang proseso ng indoktrinasyon ng mga komunistang NPA. Dahil sa puot at galit na naitanim ng mga komunista sa kanilang mga nirereklutan, nagiging mainitin ang ulo nito, nagiging matapang at puro negatibo ang mga sinasabi at inaasal. Lingit sa kaalaman ng mga magulang, ang mga nirereklutang kabataan ay pinaaakyat ng mga NPA sa mundo kasama ang mga armadong grupo. Ang tawag sa aktibidad na ito ay immersion. Sa pamamagitan ng isang immersion, napapaalab ng mga NPA ang romantisismo ng kabataan sa kanilang tinuturong revolusyon hanggang sa ganap na maging kasapi ang mga ito sa kilusan. Ito ang buhay ni Boy Pindoy, isang estudyante na nangarap sumakay sa isang magarang sasakyan ngunit nalinlang, napangakuan at napasama sa grupo ng mga komunistang NPA. Bumalik siya sa kanilang masayang kubo na nakasakay pa rin sa isang kalabaw na wala ng buhay. Huwag magpalinlang sa mga taktika ng pagre-rekluta ng mga terorista.